Nung mga nakaraang linggo, ano, we discussed about principles of software design. Tama, di ba? So, inalam din natin, ano ba yung problem partitioning? Ano? Ano ba yung abstraction? Ano ba yung modularity? At inalam din natin kung paano yung top-down and bottom-up strategy. Okay? Natapos na rin tayo sa part, ibang part ng function-oriented design. Diniscuss nga natin ano, yung context diagram saka data flow diagram. No? Then, ito, napahapyawan natin itong mga ito. Pero bago tayo magpunta dito sa part na ito, ano? So, meron kasi tayong hindi masyadong na-discuss sa lesson 3. So, ano yun? Yung business rules. So, gagamitin nyo yan. Ano? Kung natatandaan nyo, meron tayong na-skip doon na sub-lesson, yung business rules. So, kaya nag-ready ako ng PowerPoint presentation na matatakel yung business rules saka top-down and bottom-up strategy. So, pinag-combine ko itong dalawa na to. Although, na-discuss na natin yan, pero gagawa natin ng real-life scenario. Halimbawa, ikaw magde-develop ng system. Graduate ka na, halimbawa. Then, nagtayo ka ng kumpanya. May kliyente ka. Gagawan mo ng system. So, kailangan mo itong mga to. Ano? Hindi basta kabut-kabut nag-code ka na lang. Hindi basta kabut-kabut nakapag-develop ka na ng system. No. Ano? Merong mga procedures, mga processes na pinagdadaanan. So again, na-discuss na natin yung top-down and bottom-up strategy. Pero yung business rules ay hindi pa natin na-discuss. Coverage ng ating lesson ngayon ay yung application ng top-down and bottom-up strategy na gagamitan ng business rules. Okay? So, proceed tayo with the PowerPoint presentation. So, ayan, ano? So, database design strategies, yung title ng presentation. So, bakit database design strategies? Eh, hindi naman information management yung subject niyo sa akin. Ano? Kasi dito sa strategy na ito, ay matatakel yung top-down and bottom-up strategy. Saka, yung business rules. Yung dalawa na yon, tatandaan nyo, yung dalawa na yon na subtopic kasama sa syllabus natin. Ano? Top-down and bottom-up strategy saka business rules. So pinagsama siya dito. Yung dalawa na yon pinagsama dito sa database design strategies. So yung mga part ng database, yung paano mag-code, kung ano syntax ng SQL, hindi ko na isinama. Kasi part na ng teacher nyo yun, professor nyo yun sa information management. Ano? Kasi nga, ang subject natin, application development, ay talaga mahahapyawan natin yung sa OOP ninyo, saka sa information management. Okay? Ano-ano ba yung mga apat na design strategies? So, pahapyawan lang natin to, no? So, meron tayong top-down, bottom-up, centralized, and decentralized. Hindi ko na masyadong i-discuss, guys, yung centralized and decentralized. Ano? Katulad ng sabi ko sa inyo, ay ano yan ng teacher nyo sa information management. Nagkataon lang na dito sa topic na to, nagkita kami nung subject ninyo na yon. Ano? Nagkataon lang. So, hindi ko itinuturo yung part nila. Kasi, nasa syllabus naman natin yung top-down and bottom-up. Okay? So, database design strategy approaches is being done during database design of database life cycle.
So, the main data source of database design strategies is the business rules. So, bakit nga ba natin pinag-aaralan itong database design strategy? Kasi nga, meron tayong kasama sa syllabus natin, ano? Kasama sa module natin yung data flow diagram. At isa rin yon sa mga database design. Ano? So, ang sabi dito, the main data source of database design strategies is the business rules. Okay? It follows the rules in creating entity relationship diagram. Ayun. Ano? So, although hahapyang walang uli natin ito, ERD, entity relationship diagram, ano, pero ginagamitan ng business rules yung paggawa ng ERD. Okay? O halimbawa, ganito, meron tayong case study. Ito kasi gagawin nyo sa final. Kaya hindi ko matiis na hindi i-discuss sa inyo, guys. Ano? Hindi ko, gusto ko ngayon palang maaga ay alam nyo na kung ano yung mga gagawin ninyo sa final. Para kapag ka bumagsak kayo sa subject ko, wala na kayong maidadahilan sa akin. Ano? Ginawa ko na lahat yung part ko. Parang spoon feeding na nga ang gagawin ko. Ano? So, ito ang case study. Ito yung scenario. The secretary and treasurer of Barangay Atate, Palayan City, were experiencing difficulties in generating list of issued certificate and collection report. Ano ba yung mga certificate? Mga certificate of indigency, barangay certificate, o hindi ko alam kung ano pa yung mga certificate doon, ano? Barangay clearance yata, or something like that. And collection report from their manual logbook to be presented during their weekly and monthly session. So mayroon silang weekly session and monthly session. Ngayon, kailangan nilang i-present kung magkano yung na-collecta nila sa pag-i-issue ng mga certificate na yon. Ano? So, may bayad kasi sa ibang mga certificate. Maraming mga ini-issue yung certification yung barangay. So, iba doon libre, iba doon may bayad. So, nagkakaroon sila ng problema sa pag-generate ng list. Bakit? Kasi yung kanilang operation ay inililista sa logbook manually. Pero kailangan nilang i-present yon kapag ka sila ay nagkakaroon ng weekly session and monthly session. Okay? The barangay officials then ask the XYZ team, kunwari, ikaw ay part ng XYZ team to develop a barangay issuing certification system. Ayun. Ikaw pala, newly graduate ka, part ka ng XYZ team, at magde-develop ka ng barangay issuing certification system to solve the problem and will also serve as check and balance tool for their transaction. Ayun. Gagawa ka. Ano? Isa ka sa development team, XYZ team. Gagawa ka ng barangay issuing certification system. So, kabut-kabut na lang ba ganon na tira agad? Ano? Code agad? So, ano-ano ba yung mga step? Paano ka makapagsisimula? Ganon, ano? Sa lahat naman, guys, ano, mahirap magsimula eh. Yun, ano? Okay? Pero pagka dito, ano? Pag mag-develop ka, kailangan, hindi pwedeng hindi mo alam kung paano magsisimula. So, eto yon. Eto yung tuturo ko sa inyo kung paano kayo magsisimula mag-develop. Ano ba yung mga strategy? Ano ba yung mga design na gagawin ninyo? Okay? Hindi lang ito applicable sa database, ano? Applicable din ito sa development, application development. Okay? Ayan. If we are the XYZ team, how do we apply the different database design strategies and different approach? So, meron nga tayong top-down and bottom-up approach. Okay? Paano? Diba? Yun nga ang tanong eh.
paano tayo makakapag-develop ng system na barangay issuing certification system? Although alam mo mag-code, ano? Hustler ka, magaling kang alam mo yung PHP, alam mo yung HTML, alam mo yung Java, alam mo yung C++, alam mo yung Python. Alam mong lahat yan kasi pinag-aralan mo. Ano? Pero, ang tanong nga dyan, paano mo i-apply yon? Ano? Paano mo gagamitin yung knowledge na yon para makapaggawa ka ng system? Ang goal namin guys dito, ano? Ang program objectives natin ay makapag-produce kami dito sa NAUST ng mga expert na magiging competent, ano, sabihin internationally, globally, ano, ay competence. So kaya nga namin tinuturo tong part na ito. Okay? Oh. Ito yung business rules. Ano ba yung business rules? So pina-assignment ko sa inyo yan, ano? Kaya alam ko, alam niyo yung ibig sabihin ng business rules. So ito yung procedures o yung proseso na ginagawa sa isang entity company, no? Sa isang organization. Paano ba sila nagpa-process ng mga bagay-bagay? Ano ba yung mga dapat gawin ng customer nila o yung empleyado? Ano ba yung prosesong gagawin nila? Yun yung tinatawag na business rules. So, kailangan ang business rules ay in chronological order. Parang pseudocode din ito, guys. Alimbawa, hindi pwedeng mauna yung dulo. So, parang ganito. Magtitimpla ka ng kape. Ano? Ano ba una doon? Ano? May pagkakasunod-sunod yun. Ano? May pagkakasunod-sunod yung proseso na yun. Naglagay ka ng asukal, naglagay ka ng gatas o cream, then kape, then lalagyan mo ng tubig na mainit, then titikman mo, lalasahan mo, then kung kulang ng kung ano mang ingredients, asukal man yan o kape, dalagdagan mo. Ganun yung proseso na yun, yung pagkakasunod-sunod. Ano? So dito sa business rules, kailangan mo ma-identify ano ba yung pagkakasunod-sunod nung process. Ano? O una, only authorized barangay officials can access the system. So yun yung unang business rules nila, no? Kung gagawa ka ng system. Kailangan yung authorized lang ng barangay officials ang makakapag-access ng system. So sa sentence na yan, makakagawa ka na. Ano? Makakagawa ka na ng concept kung ano yung patungkol saan yung system na gagawin mo. Okay? O tapusin natin yung mga business rules. Any registered citizen of the barangay can request for any certification. So pwede silang kahit sinong mga registered sa barangay, ano? Basta taga-barangay, pwedeng isuhan ng barangay certificate, indigency certificate, and business rules. Okay, ano pa? The client is required to provide his, her personal information. Ayun. Ano? So mukhang lumilinaw na kung ano yung gagawin mong system, kung paano mo siya gagawin sa pamamagitan ng business rules. Okay? The barangay secretary will input the personal information of the client and requested documents in the system. So, ang mag-i-encode lang is yung barangay secretary. So, pwede rin namang mag-assign ano, ng barangay official katulad na nakalagay sa number 1. Okay? The client must pay the requested certificate fee. Ano? Kung applicable. Katulad halimbawa ng indigency certificate, wala namang bayad dyan. So, hindi naman nila kailangan bayaran yon. So, may option pala sa system na yung mga services nila, yung mga certification na iniiso ay walang bayad. So, ganon. Number 6, the barangay treasurer will process the payment. Of course, if applicable. O, limbawa, nagpa-issue ka ng barangay certificate and at the same time, indigency certificate.
Magbabayad ka kasi yung barangay certificate may bayad. O, halimbawa lang yun, ano? Depende sa barangay yun. Baka naman sa barangay nyo, walang bayad. So, pwede. Ano? Pero dito, sa example natin, babayaran mo yung barangay certificate. And indigency certificate ay walang bayad. Nasusundan nyo ba, guys? Andyan pa ba kayo? Apo. Nasusundan nyo ba yung ating dinidiscuss? If you have questions, kahit sa chat box na lang, ano? Para isasama ko sa discussions yung question na yon para ma-address ko agad. Okay. The number 7, the barangay secretary will print the requested documents. Of course, ano? Siya ang magpiprint nun. The client must affix their signature and thumb mark on the requested documents. Okay? Part yan ng business rules pero hindi mo naman may i-apply yan sa system. Ano? Hindi mo naman may i-embed yung thumb mark or signature. Unless meron kang biometrics saka meron kang signature tablet. Okay, number 9, the barangay captain will sign the requested certificate. Number 10, the barangay certificate will issue the requested certificate to the client. Then number 11, the barangay secretary will print daily, weekly, and monthly reports including list of issued certificate and amount collected that will be presented or that will be certified by barangay treasurer and noted by barangay captain. Ito report generation na ito. Okay? So, any question about business rules? Ikaw, ano? Ikaw na programmer, yan ang binigay sa iyo na ito yung ano namin eh, ganito kami magproseso ng mga certification. Ibigay nila sa iyo yan. So, maswerte ka kapag kayong business rules ibibigay sa iyo ng kliyente mo. Paano kung hindi nila kayang ibigay sa iyo? So, unang-una, pwede kang mag-conduct ng observation. I-observe mo yung institution kung paano nila pinaprocess yung mga services na inirender nila sa mga clients nila. Ganon. Observation, pwede yon. Pwede rin naman na kumuha ka ng mga reports nila, yun ang gawin ng basis. So, paano ba sila nakakapag-generate ng reports? So, ayun, pwedeng gawin yun, ano? And then, okay, next tayo. Pwede rin yung mga nakapaskill silang procedures sa limbawa doon. Katulad dito sa NUST, meron tayong mga procedures na nakapaskill. So, pwede mo rin gawing business rules yun. So, madali sabi, kung wala silang maibigay sa iyo na business rules, ikaw ang gagawa o i-identify, hahanapin mo yung business rules nila. Okay? O, top-down design. So, paano ba top-down na yan? This process involves the, una, identification of entity, different entity types. Pinag-aralan natin yan sa data flow diagram. Ano? And two, the definition of each entity's attributes. Ayun. Ano ba yung dalawa na yan? Okay? O, ito yung ating conceptual model. O ganyan lang top-down. Ano? Process one. O ano ba yung mga entity sa process 1 na yon? Sa unang process. Entity 1, entity 2, up to entity end. Okay? Then, process 2, yung ano yung mga attribute nung entities. Okay? So, ganyan ang top-down. So, i-example natin na maya yung i-example natin namaya yung ating business rules. Ano? Paano ba yung i-apply sa top-down yung ating business rules?
Okay? O ayan, ano? Every entity type should be important in its own right within the problem domain. Okay? O ito. Number one. Process, ano? Identify entities from the business rules statements. So, i-identify nyo yung mga entities. Ano-ano ba yung mga entities? Yun. Ano? I'm sure na alam nyo kung ano yung ibig sabihin ng entities kasi nga pina-assignment ko sa inyo to guys. Ano? Okay? Statement number one. Only authorized barangay officials can access the system. So, pansinin nyo yung mga naka- highlight color blue and red. So, ano ibig sabihin ng color blue? So, yun yung actor. Ano? Yun yung mga yun yung gagamit ng system. So, madaling sabi, oh, yun yung people involved in the system. So, sa statement number one ay alam na natin dito na authorized barangay yung system user. Then ano yung gagawin niya? Ano yung process? Access yung letter, yung kulay pula doon. Ano? Makaka-access siya. Ano yung privilege niya? Makaka-access siya sa system. So ayun. So sa pamamagitan ng statement number one sa business rules natin ay alam natin ano, merong entity rito. Ano yung entity? System user. Okay? Pangalawang statement. Any registered citizen of the barangay can request for any certification. So, ano ulit dito? So, yung registered citizen saka yung request for any certification. So, ano entity niyan? So, we have the certificate. Ano? So, bakit certificate? O, kailangan ma-identify natin ano, na yung system ay nakakapag-issue ng mga certificate. Okay? Sa pamamagitan ng ano na yan, ng statement na yan ay masasabi natin na dapat meron tayong entity na certificate. And sa pamamagitan din yan, ano, ay meron na tayo dapat isa pang entity na clients. Ano? Ano ba yung clients? Sino may clients dyan? Yung registered citizen. Okay? O yan, ano? So, kaya pala hindi na isama dito sa number, ano, kasi nasa number 3 siya. The client is required to provide his, her personal information. So, ano entity dyan? Client. Okay? Next, we have the barangay secretary will input the personal information of the client and requested documents in the system. Ano yung ano yan? Entity niya. So, that pertains to transactions. Ano? So, it pertains to transactions. Number 5, the client must pay the requested certificate fee. Number 6, the barangay treasurer will process the payment. So ano yung ano yan? Ano yung mga entity dyan? So we have collection entity. Okay? The barangay secretary will print the requested documents. The client must affix their signature and thumb mark on the requested documents. Number 9, the barangay captain will sign the requested certificate. Number 10, the barangay secretary will issue the requested certificate to the client. So ano ba yung tinutukoy ng 789 na yan? May entity ba dyan? So yung 789, ano? Actually, nga 11 yan. Hindi lang, ba't di na isa may 11? So yung later part na yan, so, wala na tayong ma-identify dyan na entity. Why? We already identified entities, system entities, ano?
sa statement number 1 hanggang number 6. So ito yung ating mga entities. Okay? So the letter part, yun nga yung from 7 to the rest, ano, is business rules na nila yan na hindi mo na i-involve yung system. Okay? Kasi once na na-print ng system, nakapag-generate ka ng certificate, na-print yun ng barangay secretary, o wala na pakialam sa system kung anong gagawin nila next. Ano? O magabayad na pala, no? Right after makapagbayad. Ganun. So after that, kung pipirmahan man yon ng barangay captain o hindi, so hindi na yon part ng system. Ano? It requires interaction, human interaction. Ano? Okay. So yun yun, ano? So meron na tayong mga entity. User, system user, certificate, client, transaction, and collection. Okay? Ngayon, step number 2, define attributes for each entity. So kailangan mong i-define yung attributes ng entity na yon. So ano ba kasi yung attributes? Ano? So again, mag-example ako ha. Ikaw as a person is let's say ikaw ay entity. So you have attributes. So ano ba kasi yung attributes? Yun yung characteristics ng entity. Ano? Yun yung tinatawag, o limbawa, o si Siniwaan dito. O si Dapain, Daphne, alimbawa, ano? Si Darlene, si Sia, si Kyla. Okay? So, isa sa mga attributes nila, sila ay female, babae. Ano? Si Christian naman, isa sa mga attribute niya is siya ay male. So, ganun. Ano? Parang adjective siya na tumutukoy sa noun. O, ganun niya tayo, ano? English na yan. Hindi ko na masyadong, kasi nag-example pa ako ng English. Okay? So, we have 5 entities. So, ano-ano ba yung mga attributes na mga yan? So, ikaw as a programmer, kailangan ma-identify mo. So, kanina kasi, yung entity na system user ay tumutukoy sa system user. Di ba? Usually, yung mga entity, kung ano yung kaukulan nun, yun yung papangalan mo sa kanya. Ano? Hindi pwedeng entity yan, tapos ipapangalan mo sa pangalan ng aso mo. O, paano mababasa ng iba yan? Paano nila kung halimbawa, i-maintain nila yung system na ginawa mo. So, hindi nila ma-maintain yun. Kasi, ikaw wala nakakaalam kung ano-ano yung mga entity, kung ano-ano pa pinangalan mo sa mga entity na yun. Ganun, ano? So, ako, halimbawa, ako yung programmer, ganito ko siya i-design. Ano? Ganito ko ma-define yung mga attributes ng entity. So, unang entity natin, system user, ano ba yung kailangan na meron sa system user? Ah, dapat merong user ID yan. Ano? So, kailangan may user ID. Pangalawa, o kailangan may account name yan. Kung gusto mong diwarain yan, pwede mong paghiwa-hiwalayin yung pangalan, ano? Last name, first name, middle name, extension name. Yung mga ganun pa yan, ano? Tapos meron pang, kung gusto mo, pwede mong palagyan na yan ng salutation. Ano ba ba? Ano ba yung tawag doon? Prefix. Doctor, mister, miss. O, mga ganun, ano? So, nasa yun na programmer. So, dapat may username yan. No, hindi pwedeng walang username yan. Kasi nga, user, system user yung entity eh. Then, may password yan. Ano? Kailangan may password yan. At, kailangan nating ma-define kung yung user na yon ay active pa. No? Baka naman kasi nag-assign ka ng user tapos eh,
namatay na, halimbawa, hindi na siya, siyempre, i-deactivate mo na yung account niya. Deactivate mo na yung account niya. Okay? Then, position. So, pwede mong ilagay yung position doon. Ano? Kapitan, halimbawa. On, after nan, ano? Halimbawa, yung kapitan, hindi naman pwedeng forever siya ang kapitan sa barangay niyo. Siyempre, may mananalong iba. May ibang upo. Kaya, kailangan meron kang active status dyan. O, natapos na termino ni kapitan, iba naman ang papasok, iba naman ang upo. O, yun ang magiging, after, pag-upo nung bagong elected na kapitan, kailangan yung status nung outgoing kapitan, disable na. Kasi baka makalagin pa sa system, mapakailaman pa niya yung transaction ninyo, transaction ng barangay na hindi niya dapat mapakailaman. Kasi nga, hindi na siya yung presiding officer. Okay? So, certificate. So, kailangan may certificate ID yan. Kung didiwaraan na pa yan, lalagyan na pa yan ng QR code parang ginawa natin sa online enrollment. Ano? Or barcode. So, we have certificate name. We have the certificate content. Ano ba yung laman ng certificate na yon? Tagalog version ba? Or English? At kung magkano yung price. Sa certificate content, ilalagay natin, ano? Yun yung mga sentences o paragraphs na nakalagay sa certification. O, halimbawa, ito ay pagkapatunay na si Ginoong Ronaldin Bibawat ay nakatira sa Barangay Atate, bla bla bla, ganun. O, something like that, ano? Okay? Client. So, sa client, siyempre kailangan meron yan, account ID. Yung client, yan yung mga residente ng barangay. Yan yung mag-i-issuehan mo ng certificate. Ano? Account ID. So, kaya top-down design ito, guys, kasi nga, ang top natin dyan is yung entity. Then, yung down niya is yung attributes. So, later on, pag-aaralan natin naman sa bottom-up, ano? Attributes muna, then saka natin ma-identify yung entity. Dito kasi sa process na to kanina, na-identify, step number one, in-identify natin yung business rules. Step number two, na-identify natin yung entities. Step number three, i-identify natin yung attributes ng entities. Yun nga yung ginagawa natin ngayon. Okay, account name, address, street, birth date, gender, civil status. O, sino nag-input? Sino nag-input sa account na yon? O, yan na, na. Transaction, transaction ID. Increment yan, halimbawa. One, o, may nagpa-issue ng barangay certificate. Number one yan. Sumunod na issue once ng barangay clearance, halimbawa. Number two naman. O, nag-increment yan, ano? Yan yung transaction ID. Account ID, sino yung sino yung kliyente? Sino yung nagpa-issue ng certificate? O kaya account ID, ano? Magka-link 'yan yung part na 'to. Ayun, yung dalawa na 'yan magka-link 'yan. Okay? Then collection ID, transaction date, certificate ID. Ito naman certificate ID na 'yan is magka-link 'yan dito. Yan. So later on, pag-aaralan natin o sa subject ninyo na information management yung entity relationship diagram. So matatakil niyo 'yon, ano? Abangan ninyo sa subject niyo na information management. Pero pahapyawan ko rin, ano? Huwag kayong mag-alala. Okay? So collection, sa collection naman, we have collection ID, certificate ID, account ID. So, certificate ID, ayan, magka-link yan, dalawa na yan. Ano? Ayan. And the collection ID, ayun, ano? So, may relationship yung mga yan. Part na yan. Oh, guys, balik tayo after, ano, no? After 5 minutes, mag-e-end na yung ating meeting.
Nag-send na lang ulit ako ng link. Any question? Any question, guys? Before ng discussion natin na to, sinend ko na sa inyo itong PowerPoint na to, no? So kung nagbasa na kayo, nabasa nyo lahat ng mga sinend ko sa inyo,